Good morning mga kasing pogi, ako si Bugoy. For today's video ay magluluto ako ng masarap na pangulam, paborito ng karamihan, aring sinaing na tulingan. Linggo ng umaga, kasama ko ang aking pamilya. Nagpapasalamat ako dahil ako'y nakauwi, kaya sama-sama kaming nagsimba. Pagkalabas namin sa simbahan, dumiretso na rin ako dini sa pamilihan para bumili ng 2 kilong tulingan at ari isasaing ko dahil alam kong ariin yung magugustuhan. Hindi naman ako maligalig, pumipili lang ako ng sariwang isda para siguradong kaibig-ibig. Napakabait naman ni Lucas, laging ut-ut ang kanyang daliri kahit walang gatas. Kami ay uuwi na. Dumaan lang kami sa tindahan ni Ate Helen dahil nag-request ang aking asawa, bumili daw kami ng kakanin. Kasunod na rin ang dini na ako sa bahay. Kumuha lang ako ng planggana at dini ko ari ilalagay. Napakaganda ng isda, sariwang-sariwa, mapula pa ang hasang at hindi bilasa. Ngayon naman ari aking lilinisan, puputulan ko lang sa may baba ng tiyan at tatanggalin ang bituka at hasang. Garni naman ang kalimitang ginagawa kapag magluluto ka ng ganitong isda. Kailangang tanggalan ng buntot, kaunting pagpapaikot, sabay bunot. Dahil aray napakalansa, pero kung yan ay ipipirito mula ang ay wala naman yung problema. Basta't maganda ang pagkakaluto at hindi hilaw, pakiwari ko'y wala naman aring problema at aabutin ka pa ng maraming araw. Aray akin munang huhugasan para naman hindi mukhang damusak ang ating tulingan. Ngayon naman aray ating hihiwaan, kaliwa at kanan, basta't puro pa yun laang. Talagang aray matrabaho, maraming proseso, pero masarap naman kumain, lalo na pag mga sariling luto mo. Ngayon naman ako'y mag-CPR, kahit ako'y hindi nakapag-aral ng medisina, sa basic life support, ako'y may kaunting seminar. Pero ari pala'y hindi ko na kayang buhayin, tanggal na ang bituka at hasang, kaya pagugulungin na laang sa asin. Para hindi lamigin, lalagyan natin ang kumot, sa dahon ng saging, natin ari ibabalot. Kaunti laang naman, sa pagitan ng ulo at katawan, para hindi maghiwalay ang laman kapag nagkuluan. Dahil matagal aring babagahan, malayo ang biyahe, kaya kailangan lagyan ng seatbelt para sa daan ay hindi mahuli. Masarap ari sa palayok, pero kung wala ay pwede rin namang sa kaserola. Sasapinan mo laang ng dahon ng saba. Masarap din ay naglalangis, kaya lalagyan natin ng taba para suwabe ang patis. Yan yung parte ng gabot na palagay laang sa freezer, kaya lalo nagkulubot. Kakamada ko na maganda. Hindi na kailangan magunahan, lahat naman kayo'y maiinitan sa baga. Bawat layer, lalagyan ko ng taba dahil siguradong ari ang unang pupunteryahin, kaya dapat ay meron hanggang baba. Sa madaling sabi ay naikamada ko ng lahat. Ngayon naman ako'y magagayat ng sibuyas at bawang dahil natanggalan na ari ng balat. Minsan laang naman ako maglagay din ng sibuyas, pero ari ang hindi dapat nawawala ang pinatuyong kalamyas. Lalagyan ko ng kaunting bitchin at gusto ko'y maraming paminta. Kapag handa na ang lahat, ari tutubigan ko na para maisalang na. Kita nyo naman ang baga, galit na galit, kaya pinatay ko na ang blower at ako'y magsasalang at sobrang init. Sa sobrang ganda ng kalan, mabilis laang nagkuluan. Ayan ang ginagayon ko kung walang balot, sigurado magkakalasan. Pero ari ay matagal pang lulutuin, makakarami pa ng paglalagay ng uling. Kailangan gatuin, patitinik, para magandang kainin. Kaya habang naghihintay, magtitiba muna kami ng papaya kasama ang inay. Kinuha muna ni Marvin ang mga hinog para pag bumagsak ang puno, hindi ari madudurog. Hindi ari sa amin, ari sa aming mabait na kapitbahay. Bumabangga na sa kanilang bubong, kaya kanila nang ibinigay. Kailangang alalay sa pagtiba para ang bakod ay hindi masira. Sa sobrang bigat ako'y napadikit, siguradong puro dakta ang short at damit. Napakarami ng bunga, kung mahaba lang sana ang aking pahinga, ang sarap na rin gawing atsara. Pero hindi na, salita na laang sa pag-uulam ng ginataan at tinola, manok na laang ang problema. Ngayon ako'y nandini na sa bahay, tuwang-tuwa naman si Lucas sa hinog na papaya at talagang kumakampay. Kaya ari ay akin ang hihiwain para ang aking anak ay makatikim. Ayan nga't excited na, gusto na ring paahin. Napakaganda ng pagkakahinog, balanse ang kulay at ang katawan ay hindi bugbog. Unang subo kay Lucas, mistulang nagustuhan naman at talagang pumapagaspas. Talaga namang may pagngiti pa, marunong na ring magpa-cute sa harap ng camera. Hindi naman pwedeng ang susubuan ko laang ay ang aking anak dahil naiingit din ang aking asawa na siya naghahawak. Gusto pang agawa ni Lucas ay siya palakpak muna ng isa, pangpalakas. Labis ang kasiyahan kapag masaya ang pamilya, kaya dapat sa mga simpleng bagay lagi tayong nakasuporta. Dini naman tayo sa ating tulingan, hindi pa malambot ang tinik pero luto na ang laman, kaya bumawas ako ng 3 piraso para may pangulam ngayong tanghalian. Yung natitira sa kaserola ay mamaya ng hapon na aahunin para siguradong suabe kapag kinain. Malinamnam ang patis, naglalangis-langis, siguradong masarap na naman ang kain ng aking misis. Sige ho, God bless sa lahat. Salamat ng maraming sa inyong panonood. Paalam!